Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Pastor Jam Malabanan mula dito sa Occidental Mindoro ay maghahatid po ng mabuting balita ng Panginoon sa gabing ito para sa ating pong pulong panalangin. At ang ating pong pag-aaralan ay hahanguin po natin sa aklat ng Ikalawang Samuel, Kabanatang 5, Talatang 17 hanggang 25. Nang mabalitaan ng mga Pilisteo na si David ay kinilala ng hari ng Israel, tinipo nila ang kanilang hukbo upang siya ay digmain. Umabot ito sa kaalaman ni David, kaya't nagpunta siya sa isang kuta. Dumating ang mga Pilisteo at humanay sa kapatagan ng Rephaim. Sumangguni si David kay Yahweh, "Lalabanan ko ba ang mga Pilisteo? Matatalo ko ba sila?" tanong ni David. Sumagot si Yahweh, "Lumusob ka at magtatagumpay." Lumusob nga si David at tinalo niya ang mga Pilisteo sa Baal Perazim. Sinabi niya, "Nilupig ni Yahweh ang aking mga kaaway na parang dinaanan ng rumaragas ang baha." Kaya Baal Perazim ang tinawag sa lugar na iyon. Mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, may disiplina ang pananalangin kung bakit natin ito isinasagawa. May mga dahilan tayo kung bakit tayo nananalangin at binibigyan po natin ng mas malalim na hugot ang ating pong mga pananalangin. So ano-ano ba ang mga dahilan ni David? Bakit po siya dumulog sa ating pong Panginoon na si Yahweh? Doon po sa talatang 19, sumagot o sumangguni si David kay Yahweh, "Lalabanan ko ba ang mga Pilisteo? Matatalo ko ba sila?" tanong ni David. Ang dahilan ni David ay sa kanya pong pananalangin at pagdulog kay Yahweh ay upang tanungin kung magtatagumpay ba siya sa labanan o pinapayagan ba siya ng Diyos na lumusob o lusobin ang mga Pilisteo. So sa ating pong kapanahunan ngayon, may mga dahilan tayo kung bakit tayo nananalangin. So si David naman, mayroon din siyang mas malalim na dahilan kung bakit po siya lumapit sa ating pong Panginoon. Una, dahil ang kanya pong bayan o ang kanyang pamamahala kasama ang buong Israel ay nasa panganib sa ilalim ng lakas at hukbo ng mga sandataang Pilisteo. At pangalawa, mayroong kahirapan na hinaharap dahil alam natin na kapag ka lumusob ang mga Pilisteo ay maaring sila po ay matalo ng mga Pilisteo. At pangatlo, hindi nila tiyak kung sila ba ay magtatagumpay o hindi. Kaya si Haring David ay dumulog sa ating Panginoon. Ang tanong po niya, lulusob ho ba sila o magtatagumpay po ba sila? So, nananalangin sila o nanalangin si Haring David dahil mayroong panganib na hinaharap ang Israel. So, nanalangin din siya dahil may kahirapan na nakaamba sa bawat isa sa kanila. At di ba po sa panahon natin ngayon, hindi hulingid sa atin at hindi natin maikaila na tayo po ay nasa ilalim din ng takot at panganib dahil ang ating pong buong mundo ay nasa ilalim po ng pandemic, ang COVID-19. At hindi po natin alam o tiyak kung kailan po ba ito matatapos o makakapag-relax ho ba tayo pagkatapos ng buwang ito. So si Haring David din po ay nanalangin dahil mayroon din pong kadiliman o nakaamba sa bawat isa sa kanila at ang lahat ng ito ay nagbibigay po sa kanila ng takot at pangamba. Siguro nakapagtanong na rin po kayo, no? Siguro sa kapanahunan ngayon ay naitanong nyo kung kailan kaya matatapos ang pandemic na ito, kailan kaya magkakaroon ng gamot o bakuna o injection para mawala na yung sakit na COVID-19 o makakapunta po ba tayo sa mga paborito nating mga restaurant para tayo po ay makakain ng mga masasarap at paborito nating pagkain o kaya nakapagtanong na po ba kayo na kailan kaya matatapos ang pandemic na ito, ligong-ligo na ho tayo sa mga beaches o kaya namimiss na natin yung mga lugar na gusto nating puntahan, may mga tao na gusto nating makita, pero bakit hanggang kailan tayo nandito mananatili sa bahay? So mayroon pong mga hindi tiyak na panahon at sitwasyon na katulad ni Haring David sa kanyang kapanahunan. Kaya naman, ang ginawa po niya ay dumulog po siya sa Panginoon at tinanong niya na kung matatalo o magtatagumpay po ba siya sa labanan. Mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, lahat po tayo ay
binibigyan po natin ng mas malalim na hugot ang pananalangin. At mayroon din pong mga kalikasan ang panalangin na ginawa ni Haring David sa bahaging ito. Ano po, may kalikasan po yung panalangin na ginawa ni Haring David. Una, ito ay isang personal na pananalangin. No? Kaya nga siya ang dumulog sa ating Panginoon. At pangalawa, very practical yung kanya pong ginawang pananalangin. At pangatlo, very powerful. Kasi nagkaroon po kaagad ng katugunan ang ating Panginoon. Mayroon pong tugon agad si Yahweh. Kaya ang sabi niya, lumusog ka at ikaw ay magtatagumpay. So, pag-aaralan po natin itong very personal na nature of his prayer. So, madalas ang ating pananalangin ay dinadala natin sa prayer meeting, hindi po ba? O kung wala ang prayer meeting, hindi natin ito naipapanalangin. No? So, minsan ang kahinaan po natin, lumalapit po tayo sa Panginoon during prayer meeting time lang, no? Pero yung mga personal prayer natin, napaka-weak. So, minsan po ay dalhin natin sa personal na pagdulog natin sa Panginoon. So, minsan may mga personal issues tayo and battles that we are need sometimes to deal it alone. Dahil may mga panalangin na hindi kailangang dalhin natin sa group, no? So, minsan po kasi, ang victory, it sometimes give a personal victory. No? So, nakikita natin yung tagumpay when we kneel down on the Lord, when we pray alone, oh, at makikita natin na pinagtagumpay tayo ng Panginoon sa lalim ng ating pong pananalangin. Ang panalangin ni David ay very personal. Pangalawa, practical. David prayed here a very specific for the present issue na hinaharap ng kanyang bayan at ng kanyang battle bilang hari. Ang prayer niya dito ay very practical. Ipinanalangin niya kung ano ang kailangan ng kanyang leadership at hinaharap ng kanyang nasasakupang bayan sa pangkasalukuyan. So, pangatlo, very powerful. No, pansinin natin ang panalangin dito ni David. Very powerful. What made his prayer become powerful? Una, kasi yung prayer niya, no, the battle is for God. Yung laban na iyon ay para sa Panginoon. Ang battle niya ay idinaan po niya sa panalangin. Yung battle na ito ay para sa Panginoon. No? Napansin niyo po ba ang term na ginamit? Dumulog ulit siya kay Yahweh. At napansin natin, si David ay mayroong constant consultation sa Panginoon. Hindi po siya sumusugod na hindi po niya ito itinatanong sa Panginoon. So, he became powerful and his prayer became powerful because he has a constant consultation with the Lord through prayer. At isa rin po sa mga dahilan kung bakit naging powerful ang pananalangin ni Haring David at bakit naging matagumpay ang kanya pong battle? Kasi he battled with persistency. Nung dumulog ulit siya sa Panginoon, tumugon po agad ang Panginoon sa kanila. Ang sabi ay, huwag mo silang lulusubin ng harapan. Lumigil ka sa kanilang likuran sa tapat ng mga puno ng balsamo. Pagkarinig mo ng mga yabag sa itaas ng mga kahuyan, lumusog ka kaagad sapagkat ako ang mangunguna upang talunin sila. O, mayroon pong wag ang Lord sa bahaging ito sa kanila. Pero hindi ibig sabihin ng wag ay hindi po sila pinapayagang lumusob. O, kaya ay mayroong pong wag sa kanila na hindi nangangahulugan na hindi sila pinahihintulutan gawin ang gusto nila. Kundi mayroong isang magandang planong pagtatagumpay na inihanda ang Diyos para sa bayang Israel sa pangunguna ni Haring David. So nang nalangin uli si David, ang tugon ng Diyos ay huwag. No, ang naisin minsan ng Panginoon ay hindi umaayon sa ating pong mga plano at ating pong mga gusto. At para kay David, kalakasan niya ang malaman ang nais ng Diyos. No, hindi po siya nagkaroon ng damdamin o pagtatampo sa Diyos dahil hindi siya pinahintulutan, dahil yun yung gusto niya. Kundi dahil siya po ay dumulog sa Panginoon at hiningi po niya ang planong iyon at
Tumugon naman ang Panginoon at ang tugon ng Diyos ay pagtatagumpay para sa kanila, bagamat iyon ay hindi ayon sa kanilang mga gusto. At kailangan din po minsan mabatid natin ang ating pong mga prayer ay nagre-require po ito ng maliit na katiyagaan, no? It requires patience. Pangalawa, it requires persistency. Hindi ka dapat titigil, hindi tayo dapat tumitigil kapag ka may mga panahon na hindi tayo tinutugon ng Panginoon doon sa ating pong mga panalangin. Actually, 4 months or almost 5 months na po tayo nagpe-pray na siguro pare-parehas po tayo ng panalangin na mawala na yung COVID-19. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin yung virus. At tayo po ay hindi tumitigil sa pananalangin sapagkat niniwala tayo na mayroong panahon na itinakda ang Diyos para ito po ay mawala para sa kalayaan nating lahat. At pangatlo, ang panalangin ay it requires performance. Si Haring David, hindi po siya nanatiling nandoon sa kuta, kundi nagplano po siya ng kanya pong pwedeng gawin maliban po sa pananalangin, kundi sumunod rin po siya doon sa itinakdang plano ng Diyos ayon sa kanyang instruction. So nangangailangan ito ng ating pong pagtsatsaga, pagsusumikap at pagkilos. Mga minamahal mga kapatid sa Panginoon, ang pananalangin po ay isang malaking bahagi sa buhay po natin kung paano po tayo nagtatagumpay at kung paano po tayo binabago ng Panginoon. At ang pananalangin, ang prayer po, it develops our confidence with the Lord. Lumalakas ang loob natin kapag tayo ay nananalangin sa Diyos. Naniniwala kasi tayo na kahit sa magulo nating mundo, ang Diyos ay mayroong magandang plano. Kahit mali na yung lugar natin, kahit wala na tayo sa ating tamang relasyon sa Panginoon, pinakikinggan niya ang ating pong mga panalangin at inaakay pa rin niya tayo upang ibalik tayo sa buhay na gusto niya para sa atin. Alam niyo po, sa panahong ito, ito po yung panahon na kung saan ay magiging kailangan nating dagdagan ang ating pong tiyaga sa pananalangin at dagdagan po natin ang ating pong confidence na mayroong gagawin ang Panginoon, yamang alam natin at naniniwala tayo na mayroong Diyos na nagko-control ng lahat ng bagay. Siguro sa kabilang banda ay mayroong gustong ituro ang Panginoon para sa lalo nating ikatututo at lalo nating ikalalapit sa kanya pong presensya. Mayroon pong isang magandang kwento na narinig ko. Mayroong isang batang lalaki na nag-aantay ng bus sa kalsada malayo sa bus stop section. Nakalipas ng ilang mga oras ay wala pa rin dumada ang bus. Napansin ng isang matandang lalaki na nag-aantay rin sa bus station o sa bus stop section sa may di kalayuan na nakatayo sa tamang antayan ng bus. Tinawag niya yung bata na nasa maling section ng bus stop. "Toy, huwag ka diyang mag-antay," sabi niya. "Hindi iyan ang tamang antayan ng bus. Nasa maling lugar ka para pasakayin ka ng bus," ang sabi ng matandang lalaki. Ngunit na napili ang bata sa kanyang lugar. Maya-maya, may dumaang bus sa tapat ng matandang lalaki at siya ay nakasakay. Sa may di kalayuan, nakatindig ang batang lalaki at laking gulat niyang tumigil ang bus at pinasakay din ang bata kahit nasa maling sitwasyon o nasa maling lugar. Sa pagtataka ng matanda o matandang lalaki ay tinanong niya ang bata, "Toy, bakit pinasakay ka ng bus driver kahit wala ka sa tamang sakayan?" Sumagot yung bata, "Tatay ko po yung driver." No? So minsan kahit wala ka na sa tamang lugar ng buhay at kahit sa buhay panalangin, minsan aandap-andap yung ating pong prayer life. Pag nakita ka ng Panginoon at kahit mali na yung sitwasyon natin, o titigil siya at ikaw ay kukupkupin at isasakay at isasama niya sa kanyang pong mga plano. So sa panahon ngayon, ang mundo natin ay medyo magulo na po. Ano po? Hindi natin alam, madilim ang kinabukasan natin, wala tayong katiyakan, pero naniniwala tayo na mayroong magandang ginagawa ang Panginoon
ang kailangan lamang po natin gawin ay husayan po natin ng ating pong pananalangin at paigtingin at painitin natin ng ating buhay panalangin. Yamang minsan, marami po tayong mga restriction na hindi tayo pwedeng magkaroon ng gathering sa pananalangin. Pero tama po yung ginagawa natin na sa kahit mayroon pong pandemic ay nagsasama-sama tayo sa diwa ng pananalangin. So, mga minamahal, mga patid sa Panginoon, manatili tayo sa pananalangin. At sa panahong ito, ito po yung kailangan nating idulog sa Panginoon na lalo nating patibayin ang ating relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. So, God bless po.